guys! Welcome back to my channel. It's me, Carly Navigator. And for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga burang kainan dito sa Boracay. So, ito yung ating first vlog na where to eat in Boracay. Let's go! Okay guys, so first stop is Jasper's. So, dito muna tayo sa Jasper's. Super mura lang dito. Actually, nag-range lang ng 100 to 200 pesos yung mga meal nila dito. So, ipapakita ko siya sa inyo. Order ko guys, pata siya and then rice, so 75 pesos plus 20 pesos yung rice nila, so a total of 95 pesos lang siya para sa ating lunch dito sa Bora. Okay guys, so let's eat. Tikman natin itong pata. Ang pangalan, pata, hindi ko alam, basta pata. Tikman natin. Malambot yung meat niya. Sumura na to guys kasi 95 pesos lang ako. Pag nasa front ka na, super mahal yun ng mga food. Kaya dito, if gusto nyo makadipit, Jasper's muna kayo around 100 to 200 pesos lang yung magiging bill nyo per day. Pang less than 100. Dito tayo guys sa Hama Japanese restaurant and ito yung in-order ko, tonikatsu, tapos nagdagdag ako ng soup, parang gusto ko kasi lang mainit. So meron siyang service charge na 40 pesos, so a total of 490 pesos. Take out na lang ako dito sa Hama. Strict na ako kasi kaya nag-take out na lang. I know this one, hindi siya affordable kasi overpriced siya. Pero parang nag-crave kasi ako sa Japanese food. So, ang katsu to, 360 pesos. Time check, it's already 6:45. And ngayon, ito yung tinake out ko pala kanina, yung sinasabi ko sa inyo. Nag-take out na lang ako for dinner kasi nagki-crave talaga ako sa Japanese food. Parang ayoko mag-rice kasi uminom ako ng kape kanina. Hindi ko pala na video no sa Starbucks kasi 'di ba nasabi ko kanina na may free ako. So bumili na lang ako doon para may energy tayo sa work. Ngayon magtatrabaho ako. Later papakita ko pala sa inyo yung binili kong food. Mag-work lang ako saglit. Yung mga kasama ko, nandun lang sa baba sa grocery. So, okay din tong hotel na to kasi may grocery sa baba. So, ayusin ko lang muna yung laptop ko and mamaya pakita ko sa inyo yung binili ko para sa aking dinner. Mana natin tong kanilang katsu. Sausaw natin sa sauce. Okay. And then, let's taste it. Sarap! Marami rin yung serving. Ang dami nito. Busog ka na dito. Pero of course kasi dito sa Boracay, talas talaga mahal ang mga food dito. May mga mura naman. Usually sa along the way siya. Pero if nandun ka sa inside the mall or sa beachfront, mahal talaga. Expect nyo na. Kaya kanina, di ba si Jasper's, okay naman yung price. Super mura. Pero ayan, tinry din syempre natin yung food dun sa D-Mall. And then tomorrow, i-continue ko yung ating where to eat. Kinain ko sa buong day 1 namin sa Boracay. So tomorrow is our day 2 and papakita ko sa inyo yung mga kakainin namin dito sa Boracay. Ayan guys, pupuntahan natin yung isang samgyeptalan na natry ko before sa Boracay. Hindi ko siya na-vlog before. Pero ngayon, i-vlog natin siya. So, sa tabi lang siya ng Henan Lagoon, ito yung Para. Para Korean Resto. Ayan siya. Para.
list nila. 499 per person yung kanilang only pork belly na samgyeopsal. Tapos may mga a la carte din sila if gusto nyo yung i-try. Tapos yung totoo nila, parang yung nampak. So, ganyan kasi sa Korea, yung totoo nila. So, very authentic ng lasa. Tapos, kompleto din ang mga side dishes. So, kain na tayo din. Lagay niya, ay, dagdagan niya. Very authentic. Tagyan mo lang. Tapos ang whole town natin dito sa parang so tagyan mo ng Phoenix saka early tapos good morning guys, this is our last day here in Boracay. Lalakad-lakad ako mag-isa ngayon kasi gusto kong pumunta ng Cafe del Sol. Gusto ko mag-coffee doon tapos i-try yung kanilang mga cakes. Panood ko kasi siya sa vlog, sa isang vlog, kaya gusto ko siya i-try. Nire-recommend talaga nila yung Cafe del Sol. Nakailang punta na sa Boracay pero laging walang time matry yun. So ngayon itatry ko na siya. Although nag-breakfast naman ako sa hotel pero konti lang yung kinain ko doon para makaka-Cafe del Sol tayo. Lakad-lakad lang tayo papunta dun sa Station 2 kasi dun yun sa May D-Mall. And as you all know, Station 3 yung ating hotel. So ikat-ikat lang tayo sa Itziing and ito tayong Cafe del Sol. We're finally here sa Cafe del Sol. Order ko cassava cake, then iced americano. Ito ko siya itry kasi suggestion siya ni GM Bonquisha. So, itry natin siya. Okay, taste test natin. Iced americano. Tikman natin itong kasama. Let's taste sarap nga. Kasi nakit pa nung serving nila. Hindi ko pa alam if magkano to. Na metric natin, sabihin natin. Ang creamy, hindi super tamis. Best, sarap. Hindi ko muna yung coffee ko and then babalik din rin ako sa hotel. So, ito na yung last kong kakainin dito sa Boracay kasi mamaya. Nabalik na rin kami ng Manila, so flight namin is 2 p.m. na.
ito yung bill ko. As Americano, yung small lang is 130 plus kasabi, 150 pesos na siya. So, 305 yung total bill natin sa Katigal. So, ako na rin pala, ipoclose yung vlog ng ating worth to eat in Boracay. Kasi, di ba dyan magmamadali na rin tayo mamaya. Isipa natin yung ramen natin. So, ano ba yung pinaka na gusto ako dun sa lahat ng na-vlog natin? Although, konti lang naman yun ang mga na-vlog ko dun sa worth to eat natin. Kasi, 3 days and 2 nights lang din kami dito. So, ilan lang talaga yung na-vlog ko. Pero, sana nagkaroon kayo na idea. Pero for me, yung pinaka-the-best talaga dun is yung Korean samgyeopsal na only. Kasi 500 pesos lang. Tapos authentic samgyeopsal. Tapos kumpleto pa yung mga side dishes nila. And yun, only siya for only 500 pesos. So for me, sulit na sulit yun. And guys, nagustuhan nyo itong video na to. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell so you get updated every time I upload a new video. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye! Thank you.